na gusto kang gawin. Other remake, siguro po gusto ko namang i-try gawan ng remake yung mga OPM songs, bigyan ng bagong twist. Like, we have sample. Wala po ako in particular eh, pero it'd be nice to hear. Alam niyo po yung mga hits ni na Basil Valdez gawan ng siguro mga ganun pong type. Bakit medyo ano, medyo slow ballad? Bakit naging after Dying Inside na napili mo ballad? Actually, yung mga songs po, it doesn't... pag ginawan kasi ng twist, kahit slow song siya, nagagawang modern, nagagawang pop minsan. So, that's something I'd like to explore din po. Dahil yung fans yun, ano, kasi yung Poison, yun ata yung last name ni original. May galabas ka rin ng brand new song. Hopefully for this year, I'd like to release more original music. So, is it going to be an album and EP? Well, hopefully an album din po para mas masundanin more music yung may ma-release. We all know naman na flexible ka. I mean, when you perform, kaya mo naman gawin. Do you have plans to like shift genre or like you invent yourself as an artist? For me, siguro not really shift genres naman po, pero I think it's important as an artist to keep on exploring different types of genres and keep on not really reinventing but finding new ways to make music for, of course, your supporters and to grow as an artist as well. And alam naman natin na makakasama si Jonah and si Lani for a concert and successful yung first group. At this point ba in your career, may gusto ka pong makawork? Kasi it's Jonah and Lani. So, kumbaga kahit sino pwede mo nang makawork? Well, of course, it's an honor po to be able to perform in the same show as Ate John and Miss Lani sa Aces po. And, collaborate. Lahat po kasi nang iniidolo ko sa OPM industry, ano eh, na naka-duet ko na po sa mga, sa ASAP, sa mga corporate shows. Pero so, record talaga? Record. Siyempre po yung coach ko po nung Double Skit, si Ate Sarah. And, si Sir Gary po, tsaka si Sir Martin. Bakit nga ba si Sarah, parang hindi niyo pa ba napag-usapan yun ever to like release yung song? Hindi po, pero I'm fortunate enough to part with her sa ASAP and collaborate with her there. Pero hindi niyo pa mag-usapan yun ever, hindi niyo mag-collaborate yung song? Hindi po. Magkaiba yata kasi kayo ng recording ko. Opo. Adel sa label din. Darin, hindi ka ba nakakonsyos na habang lumalaki ka, nagbabago yung quality ng voice? Well, para po sa akin, masaya po ako kasi gradual lang po yung pagbaba ng boses ko, hindi yung biglaan. And now na kailangan na po ng mas healthier placements ng boses ko, I started doing vocal lessons. And it really helped po kasi dati nasa strain ko minsan yung boses ko to the point na medyo paos pagkatapos mag-event. Pero ngayon po na nahahanapan ko na yung tamang techniques para ma-belt yung note ng tama and yung mga different placements nga po.